Yo, what's up mga tropa at welcome back sa panibagong video natin ngayong araw, no? So mga tropa, kung ikaw ay bago pa lang at di ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, baka naman. Please subscribe. Continue watching. Nung nakaraang video nga mga tropa o nung nakaraang linggo ay hinihintay natin yung isang ibon natin galing ng Lap 3 sa Candon, Ilocos Sur, no? So nung nakaraang video nga natin, nakaraang linggo, ay isa lang yung pauwi natin sa nang nag-pluck natin na ibon. Ayan, pero meron tayong good news mga tropa, no? Kasi nung kinabukasan or Tuesday at anong morning yon, Tuesday ng umaga, eh nagulat ako, nandito na sa loft yung ibon natin na si Wigo, no? Nakita ko siya nasa landing board, sarado pa kasi yung trapdoor, no? Nagulat ako, nandun siya namamahinga na. So malamang kanina pa siya nandun, no? So eto nga, kinulong ko muna si Wigo dahil i-recover natin. Eh, buti na lang talaga, nakauwi pa siya, no? Tsaka yung mapapansin ko, hindi nga natanggal, no? Solid na solid pa yung pagkakadikit ng sticker niya dun sa kanyang ring. So, pinakain ko muna si Wigo dahil alam ko gutom na siya, no? Mga dalawang araw din siya nawala mula anong release namin ng Sunday. So, good news naman dahil, ayan, maganda yung condition ni Wigo. Patakaw siya, lakas siyang kumain. So, magandang sinyalis din yan. Pero, mamaya titira natin kung kamusta yung katawan niya, kung damayat ba siya. So pagkatapos niya kumain mga tropa at uminom, so hindi nga niya masyadong naubos yung pagkain niya, no? So pagkatapos niyan, nakakain na siya, nakainom na siya, kunin natin si Wigo para tingnan natin kung kamusta yung naging yung condition niya. And then syempre bibigyan na rin natin siya ng pang-recover ng mga vitamins and supplements. So pagkahawak ko nga kay Wigo galing dun sa kanyang perch, no? So napansin ko gumaan siya. Tsaka yan, may kita nyo, kita na yung killbone niya. So, kasi nga, dalawang araw siya halos walang kain nun. Lipad-lipad lang siya. Or sa truck pa lang, mula pa nung loading, eh baka hindi siya nakakain ng maayos. Kaya ganyan. Pero madali lang yan mga tropa. Saglit lang i-recover yan. Kulong lang muna natin sa perch. Tapos, pahinga. And then, susunod, pwede natin ikarga yan. So, bibigyan muna natin si Wigo ng ano mga tropa. Ng supplements, ng vitamins, pang recover. Bibigyan natin siya ng ideal pills. Yun, Wigo, good job at pahinga ka muna. Mag-recover ka, magpalakas ka para sa susunod na lap. Dito naman mga tropa, ay meron tayong isang ibon na umuwi galing ng training kasi nagte-training na tayo ng mga ibon natin panlaban natin sa North Derby Race or Winter Race ditong August sa BBCM. May ibon tayo mga tropa na nawala sa training nitong North NDR. Yan, young bird. Ngayon lang umuwi. Gutom na, oh. Oh, ito na yung paborito niyang Tresi Mix. Pasok na. Yan, ah. Buti nakauwi ka pa. Yan, tinatraining na natin yung mga pang ano natin. NDR. Yan, sa gutom, hindi na nakapaghintay, oh. Sa gutom, eh, dito na kumain, di sa loob. Sa loob ka na kumain. Ayan mga tropa, ito yung pagkain ng ano ko, 20 na ibon. Ayan, 20 birds to. Ito na mga tropa, sa gutom, nagpahuli na. Ayan, nahuli ko na, pumasok dito sa may breederan, gugutom na. Bae, hen. Napakainin na natin, kawawa naman. Dito nga mga tropa ay magmi-midtos kami ng mga ibon namin sa BBCM na preparation para sa lap 4 at naabutan ko si Marlon ng Maclone Brothers na may ginagawang ritual. Ito, panoorin natin kung anong ginagawa niya. Technique na malala. Ayan, bago i-load, ano? Blower niyo muna ibon niyo. Bago technique. At eto nga mga tropa, sinuwerte pa tayo dahil meron tayo na tanggap na gift bird galing sa Maclone Brothers Loft. So eto, i-unbox natin to at titingnan natin kung ano yung regalo niya sa atin na ibon na to. Ganda ng bihag ko talaga. Uy! Bakit itim? Sabi mo red nitro. Oo, eh ganun talaga. Naging itim. Ayan si ano, black nitro na kayo niyan. Eto mga tropa, may binigyan tayo ng dagit ni Maclone Brothers. Ito mga tropa, kakarga ko na ng gimba to. Wala akong viewing. Salamat kay Marlon, Maclone Brothers. Yan. Sana all. Yan.
So, yan, susunod. Pagkaano si Boss Joey naman pag nakabiyag tayo ulit. Mahirap bumiyag ngayon mga tropa. Mahirap mga tiga sa amin. Walang masyadong pinalilipad eh. Kana all. Eh mga tropa, ito yung ibon na bigay sa atin ni Lumaklon Brothers, no? Anto, Pooling King line, no? Si Red Nitro. So, gagawin natin. Ililipad na lang natin mga tropa kasi para masubukan natin kung mabilis talaga yung ibon na binigay sa atin, baka mamaya eh bihag lang to, no, mga tropa. Ayan, so i-viewing na natin tong ibon, matuturoan pa to. Ayan, so i-viewing na natin yung ibon na galing kila Maklon Brothers. Isang buwan siya dyan, isang buwan siya bago makabalik dito sa loft natin. So dyan siya kakain, iinom, umalat umaraw dyan siya kasama yung mga ibang young birds natin. And ayan, muli maraming salamat kay Mac Mac at saka Marlon ng Maklon Brothers Loft. Ito sa napakagandang bihag na to. At abangan natin mga tropa kasi ililipad ko to sa next year or next season. Kung hindi summer, eh baka sa North Derby Race ng 2025 na ng mga tropa. Ayan, fast forward tayo ng konti mga tropa kasi itong araw na to ay Friday na ng umaga. So, basketing day mamayang gabi sa BBCM or Birdie Birds Cup Manila. So, ginagawa natin mga tropa, nag-check na tayo kung kamusta yung condition ng ating mga panglaban. So, una kong kinuha, ito ang yung cup natin na i-re-entry natin sa 3 laps or last 3 laps. No? So, bibigyan natin sila ng B12, no? Vitamin B12 ngayong Friday morning bago i-load mamayang gabi. Tapos ginagawa ko na rin mga tropa, habang nakine-check natin yung condition ng ating mga ibon, ay nililinis na rin natin yung mga ring nila para maganda yung kapit ng sticker pag kinistikiran mamaya sa loading station. So yan, so goods naman yung condition itong ating panlaban na to na kak, malaki lang talaga siya mga tropa, malaki yung katawan niya. Hindi naman siya mahaba pero talagang malaki yung size ng ibon na to. Pero kayang-kaya namang lumipad nito. Kailangan katawan. Susunod naman natin itong si Wigo mga tropa, no? So ngayon Friday nga, na-recover na natin siya. Maganda na ulit yung condition niya, no? Yung katawan niya, okay na ulit. May mga muscle na, may mga taba na. Take note lang mga tropa na itong si Wigo kasi hindi ganoon talaga tumataba, no? Ano siya, bangkain yung katawan niya talaga, yun yung lahi niya. So may salat mo pa rin yung killbone niya, pero ganoon na talaga yung pinaka parang taba niya, no? Ganoon na yung size, yung condition ng pagkamataba niya. Masasalat mo pa rin yung pinaka-killbone. So ngayon, so sinubuan din natin si Wigo ng vitamin B12, no? Pabaon natin para sa loading mamaya. And then syempre, dilisin din natin yung kanyang ring para dikit na dikit yung sticker at hindi malaglag sa liparan para maiklak natin pag umuwi siya sa Sunday. So ito mga tropa, loading na ulit. Friday na ngayon. So fourth lap na sa summer race ng BBCM. So nandito pa yung dalawang ibon natin, yung si Kak, tapos yung si Wigo nga. So naka-uwi si Wigo ng Tuesday ng umaga. Si Kak naman natin, wala pang pangalan eh, re-entry natin kasi maganda yung naging lipad niya nung Sunday. Re-entry natin siya ng 3 laps. So karga ko muna mga tropa, tapos magkita-kits tayo mamaya sa abangan. O ito mga tropa ay supposedly ito dapat yung arrival ng mga ibon natin galing ng Vegan, no, lap 4 ng BBCM. Kaya lang mga tropa, nagkaroon ng konting problema sa club. Kaya mapapansin nyo, di na tayo nag-abang. Nandito na yung mga ibon natin kasama yung mga NBR na tinetraining natin. Nandiyan na yung dalawa nating panlaban, si Wigo tsaka yung Kak. May sticker pa nga mga tropa, hindi ko pa sila kinaklak. So ayan, uminom pa nga si Wigo mga tropa. So hindi ko pa kinaklak yan dahil nagkaroon nga ng issue or nagkaroon ng maliit na problema sa track. At eto, pakikita ko sa inyo kung ano yung naging problema at na-cancel nga yung lap 4 namin. So ito yung video na nirelease ng BBCM, no, courtesy of BBCM. So ito nga yung isang crates na kung saan may nakawalang ibon, no. So supposedly may lock dyan, kaso napagtripan ata o something na nawala daw yung lock dyan. Kaya nabuksan yung pinto ng crates. So dapat gagawin nila yan tungtungan, kaya hinihila nila. Kasi ililipat yung ibang crates from isang truck papunta sa isang truck na to ng BBCM Manila or BBC Manila. Kasi isang truck lang yung gagamitin mga tropa. Kaya lang, paghila nila mga tropa, hindi nila alam na nawala pala yung lock dito. Bumukas yung pinto ng crates at lumipad yung
mga ibon. So nagpe-prepare pa lang sila ata nito mga tropa, paalis pa lang papuntang Bigan, around Pampanga pa lang ata sila mga tropa. At ito pa, nakinggan natin yung pamunuan ng BBCM. Magandang araw po mga ka-BBC. Unang-una, humingi po kami ng paumanhin sa inyo sa nangyari. Hindi po namin kagustuhan to at wala pong may kagustuhan dito sa nangyari. Pasensya na po kayo. Ngayon sa susunod, aayusin po natin lahat. Gaya po ng sabi namin, dito po sa BBC, wala pong dayaan dito. Kung alam nyo lamang po, yung pong ibang driver po natin, mga convoyer po natin, galing po sila sa ibang club. Ito po si tatay, siya po yung isang driver ng MMFC, kilala nyo po sigurado, at saka si Atol Dante. Ayan ho, wala hong dayaan na nangyayari dito, wala hong kumukuha ng ibon, kaya lang po yung nangyari talaga, aksidente po. Yan po, naputol po ito nung hilain nila. Bumukas po, nung hilain po sa likod, dahil lililipat namin sa isang truck, bumukas po. So nakawala po lahat. Kaya nag-advance po kami, baka may makauwi po ng ibon sa inyo, baka akala nyo, dinudukot po, wala po, tatapatin po namin kayo. Kung ibon lamang po, wala po tayong magiging problema. Ulitin ko po, eto po, mga driver and convoyer po ng, yan, MMFC po, isang trusted din na club yan, mga unang club po yan, hindi po namin gagawin yon. Kaya ulitin ko po, ang Bigan Lap po ng Manila, BBC Manila, cancel po natin. I-skip po natin yan. Tatalon po tayo ng Lawag or Burgos po tayo. So yun mga tropa, napakinggan na natin yung side or explanation ng BBC Manila. No? So meron talagang ganyan, minsan may iwasang aksidente. Magiging lessons learned naman sa mga club na hindi lang BBCM, no? Sa mga ibang club din. So ganyan talaga, part of the game. So magiging, mangyayari mga tropa, cancel na yung lap 4. So tatalon na ng lap number 5. So Lawag daw or sa Burgos. So gawin natin mga tropa, prepare na lang natin yung mga ibon natin at awan ng Diyos, nakauwi pa rin naman dahil ang tos lang nila ay sa Mexico, Pampanga. Doon lang ni-release yung mga ibon at hindi na sa Bigan. So dito andito yung ating dalawang panlaban. So ito yung dala ko muna, yung CAC. At tatanggalin ko na nga yung sticker kasi hindi ko na nga kilak. At late na rin ako nagising dyan mga tropa dahil alam kong cancel na yung race. Tapos, di ko na sa line hintay na dumating, no? So, nag-prepare na lang ako ng tubig dyan ng painumin nila. Nakabukas yung traptor. So, ayan mga tropa, yung kak natin may tatak pa nga sa pakpak, no? Nire-entry kasi natin to sa 3 laps, no? Last 3 laps. So, mangyayari siguro, magre-re-entry na lang siya sa 2 laps. At ito na yung sticker. Hindi ko na ikaklak yan mga tropa. Ito naman, si Wigo mga tropa, nakauwi din, no? So, mukhang maganda na yung condition niya. Mexico Pampanga lang naman yung naging release. So nakakawi talaga yung mga ibon. So ang sana lang mga tropa ay yung mga nakawala nung preparation dun sa crates ay nakauwi din, lalo na yung mga live kasi importante sa kanila yun kasi live pa sila, no? So sana nakauwi sila. And at syempre salamat din sa Birdie Birds Cup Manila dahil naging transparent talaga sila sa mga player, no? So hindi nila tinotolerate yung mga dayaan, no? So walang mga nangyayaring dukutan mga tropa. Nagkakaroon lang talaga minsan ng mga ganyang problema na hindi natin may iwasan o hindi natin na mapaghandaan. Pero lessons learned, magiging prepare na siguro sila sa mga susunod pang lap namin o sa susunod pang mga laban. At hanggang dito na lang muna siguro yung video natin for today mga tropa. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-like, share and subscribe sa Iansky Pigeons channel. At lagi nating tatandaan mga tropa, kalapati lang ang mga magkakalaban, ang mga fancier. Magtotropa yan.